tayong mga prayer request dito, mga kapatid. Praise God. God's favor, positive result for job interview tomorrow for Brother John Michael. Praise God. And Jay Kakai with 100 plus machine. Rosemary, ayusin nyo naman mga kapatid pagsulat. From breast cancer, okay, and healing Regine Adelina for regain strength. Okay, praise God. Lapit tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Praise God. Ang sabi nga kanina, miracle can happen. Yes! And again, the Lord. Yes. Praise God. Lord Jesus, pinupuri ka namin at sinasamba ka, O Diyos, O God. Dakila ka at makapangyarihan ka, Panginoon, O God. Diyos, sinasamba namin, O God. Na Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon, magpakailanman, hallelujah. Kung nagpagaling ka noon, Panginoon, O God, ng mga iba't ibang karamdaman ngayon din, Panginoon, sa araw na ito, O God. Narinig mo na ang aming mga kapatid, Panginoon, na nangangailangan ng kalahilingan, Panginoon. In the name of Jesus, O God, touch your body, Lord God, in Jesus' name, hallelujah. Ganun din, Panginoon, O God, hallelujah, for job interview, Panginoon, for John Michael, O God. I claim, God, the victory, O God, in the name of Jesus. At magkaroon din, Panginoon, ang Sunday off, Panginoon, O God, at wala placement fee, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Come on, church, hallelujah. Just claim the victory. Buksan natin mga kapatid ang ating Biblia sa walang pagtatanggal. Praise the Lord. Thank you, Jesus. I thank the Lord for His goodness and mercy, mga kapatid. Dito muli tayo sa kanyang tahanan. Praise God. Mark 4, verse 36 to 39, mga kapatid. Kung hindi nyo pa nakita, kung wala kayong Biblia, meron tayong projector, mga kapatid. Praise God. Basahin natin ang sabay-sabay. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there was also with him other little ships. And 37. And there arose a great storm of wind, and waves beat into the ship, so that it was now full. 38. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And 39, last verse. And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Praise the Lord. Lapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Panginoon, I can do nothing without you, God. I need your strength, Lord God. I need your confidence, O God. I need your anointing, O God. Use my lips, Lord, as a mouthpiece of thy word, of your word, O God. Jesus, bless us today, O Lord God. Hallelujah. Open our hearts, our understanding, O God. And help us, Lord, to awake in this moment, Lord God. Hindi kami matutulog, Panginoon, O God. I bring back all the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Malaya tayong makaupo, mga kapatid. Praise God. So, ang title ng mensaheng ito, mga kapatid, praise God, Sleep Like Jesus. Sleep like Jesus. But not now, mga kapatid. Huwag muna kayong matulog sa mga oras na ito. I know na ganitong oras, mga kapatid. Praise God. Tingtulog talaga. Lalo na sa edad natin, mga kapatid. Kunting sandal lang, hilik na, mga kapatid. Praise God. But doon tayo matulog sa gabi. Di po ba? Masarap ang tulog talaga. Sleep like Jesus. Amen. What He did at in the boat, mga kapatid.
Ang sabi nito mga kapatid, praise God, sa kanyang salita. Sa Mark 4:36. Leaving the crowd, little came with them in the boat just as he was, and the boat were with him. And the other boat were with him. Dinala ng mga disipulo si Jesus. Pinasakay niya sa bangka, mga kapatid. Praise God. At kasama ang ibang bangka. May mga kasamahan din. Jesus, and remember mga kapatid, ang sumakay sa bangka, mga disipulo ng ating Panginoon. Ang sumakay sa bangka, mga Bible students, mga kapatid. Mga discipleship graduate. Kagaya ngayon dito, lahat tayo believer, di po ba? Ganon din sa bangka ang sumakay doon, mga follower ni Jesus Christ. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Sila yung mga naka-witness, mga kapatid, sa signs and wonder ng ating Panginoon. Sila yung naka-witness kung paano ang Diyos nagpapakain ng 500 men and women with 2 tilapia, with 5 of loaves of pandesal. O sila yung nakakita, mga kapatid. Sila yung nakakita kung paano binuhay ng Panginoon yung mga patay. Amen. Sila yung naka-witness kung paano nakalakad yung lumpo. Sila yung nakakita kung paano naka-receive ng eyesight yung mga bulag. Yes, amen. Lahat sila, the same as mga kapatid. Tayo naka-witness ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Kung paano nakarinig yung mga bingi, yung hindi nakapagsalita, praise God, sila yung mga eyewitness. Hindi Jessica Soho, mga kapatid. Eyewitness, sila yung mga nakakita mismo sa kabutihan, sa mga milagro ng ginawa ng ating Panginoon. Praise God. Sila yung mga learner, mga teacher, mga knowledgeable in the Word of God. Kagaya sa atin, lahat tayo dito, graduate na tayo sa grade 1, nasa mataas na level na tayo ang ating pinag-aralan ngayon. Praise God. Hallelujah. Kaya huwag kayong magpatulog-tulog, mga kapatid. Nung sa kalagitnaan ng kanilang paglakbay, ito na nangyari, mga kapatid. Noong habang na nangangaral dito, nakatulog sila. Ay, hindi pa nakatulog. Praise God. Sa kalagitnaan ng kanilang paglakbay, ano ang dumating? Ang unos sa buhay. Praise God. There was a great storm arose and the waves were breaking into the boat. Okay? Dumating ngayon ang Typhoon Yolanda. Dumating ngayon si Bagyong Odette. Ano ang nangyari sa Pilipinas nung dumating ang bagyo? There was a severe, massive devastation, mga kapatid. Di po ba ang nangyari? Praise God. Thousands lives of people have been died. Mm-hmm. Yes. Lahat nawala ang kanilang ari-arian. Dahil sa matinding Yolanda, pinakamalakas na yata yon. O kung hindi ako nagkamali, yung Odette, mga kapatid. Praise God. Tapos ninakaw pa ng kabal ang pira ng mga ang donation, mga kapatid. Praise the Lord. Ito ngayon ang nangyari. Sa kalagitnaan ng kanilang paglakbay doon sa kabila, dumating ang pinakamatinding bagyo. Furious, strong, wild. Nag-wild ang alon. Biruin mo, nag-wild ang alon. May alon pala nag-wild, mga kapatid. Praise God. So the disciples aware, ang kanilang boat na sinasakyan ay napuno na ng tubig. Praise God. The disciples tried to work on their own abilities and knowledge na manatili ang boat nila na mag-float pa rin. Di ba? Pagka ang bangka, tapos ang tawag niya sa Bisaya kasi limas eh. Tanggalan ng tubig. Para hindi sila malunod. Kung malaking alon 'yon ang bumato doon sa bangka, talagang wasak, mga kapatid. Di ba? Praise God. Pero ang ginawa nila, nagsama-sama silang lahat. Ginamitan nila ng knowledge. Baka ito
gawa natin ng paraan, lagyan natin ng tip, baka madala pa sa tip ang alon, mga kapatid, na nasira na ang kanilang bangka. The boat were breaking, crushing by the big waves. Praise God. The disciple experienced, ano ang na-experience nila? Troubles, suffering, trials. Praise God. Imagine, mga kapatid, mga alagad sila ng Panginoon. Kaya huwag mong sabihin sa akin kung kailan ako nagpabautismo, kung kailan ako naging Kristiyano, nakaranas ako ng ganitong problema. Hindi exempted, mga kapatid. Praise God. Yes. Kaya mali nung narinig natin kung kailan ako naging Pentecostal, doon dumarating ang problema ko. Nung hindi ako nagpabautismo, wala akong problema. Mali ka, kaibigan. Believer ka man or non-believer, part ng buhay ang problema natin. Yes. Yes. Praise God. Kaya huwag mo akong bigyan ng alibay ng ganun. Ayaw mo lang talagang magsimba. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Ngunit, wag mong i-blame sa pastor. Wag mong i-blame sa church. Kung kailan ako lumapit, kung kailan ako nagpabautismo, kung kailan ako nag-aral ng disciples, ang dami ko tuloy problema. Ang aking mga anak, kung saan-saan na, nung nag-attend ako ng discipleship, kasi hindi ko na sila matawagan, awag mong i-blame ang teacher mo. Walang kasalanan ang teacher mo, mga kaibigan. Amen. Ikaw lang dahil hindi ka nagbigay ng oras sa iyong discipleship. Di ba? Palapakan niyo sarili niyo, mga kapatid. Kayo yun, hindi ako yun. Praise God. But the good things, kung may problema tayo, mga kapatid, alam natin kung sino ang tatawagan natin. We know who we can rescue ourselves, mga kapatid. We call the name of Jesus. Pero sa mga non-believer na hindi nila kilala ang Panginoon, sino ang kanilang tatawagin? The moon, the stars, and the Jupiter and Mars. Yes, because they don't know Jesus. Wala silang idea kung sino ang kanilang Panginoon. But to us, that we are the believer of God, we know who we can call. In times of trouble, God saved me, rescued me. The moment God shows up, mga kapatid. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We have an assurance of our God when we face trials. God promised us. Kaya kung may problema tayo, mga kapatid, may pangako ang Diyos. May assurance tayo. Dumaan ka man sa tubig, sabi ng kanta, hindi ka malulunod. Dumaan man tayo sa apo, hindi tayo masusunog. Dumaan man tayo sa tubig, hindi tayo malulunod. Pagkat kasama natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus and the disciples had gotten into the boat to go to the other side. Naglakbay sila, mga kapatid. Pero sa kabila ng kanilang paglakbay, sa kalagitnaan, mga kapatid, ano ang dumating sa kanila? Bago tayo makarating doon sa promised land, bago tayo makarating sa langit, dumaan muna tayo sa matinding pagsubok. Praise God. Kaya hindi madali, mga kapatid, ang pagpasok sa langit. Yes. Kailangan natin i-endure ang problema na yon. Kailangan natin mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yon. Dahil kung hindi, madagigive up ka, mga kapatid. At hindi mo makuha ang nais mo sa buhay. Kaya kawawa tayo, maiwan dito sa mundo, mga kapatid. Thank you, Jesus. In order for us to reach to the other side, we need to be persistent. We need to encourage ourselves. Yes. We need to go on forward. Don't give up. Keep on. Yes. Bahala na, mga kapatid, ano ang mangyari. Dahil alam ko ang aking kaluluwa ay mapunta sa langit. Di bali na, hindi maganda ang aking kalagayan ngayon. But I believe that the day will come. Yes. My soul will sing. Yes. Praise God. Hallelujah. Whether you like it or not, ang problema, hindi magsasabi kung kailan siya darating. Kagaya ng storm, mga kapatid. Can I encourage you? Don't give up. Just give on. Dumating man ang mga pagsubok sa buhay. Dibali na, mga kapatid. The wind roared, the ship or the boat cracked by the big waves. Praise God. Hallelujah.
powerless na sila, mga kapatid. After the hours of being battered like by the large whip crust, hanggang sa ma-split na yung boat, mga kapatid. Ngunit ano ang nangyari sa mga disipulo? Nakalimutan nila na may kasama pala sila. Yes. Nakalimutan nila si Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. They forget Jesus in this moment. They forget Jesus in this occasion, mga kapatid. How often sa buhay natin namin nakakalimutan natin ang Panginoon? Praise God. We try to manage our own life. We try to manage to use our own skills. We rely our own ability just like the disciples. Praise God. Imagine mo, mga kapatid, hallelujah, how many times we tend to forget Jesus in our hearts, just like the disciples. Remember mga kapatid, mostly sa mga disciples ng Panginoon ay mga fishermen. Dapat pagsabi ang fisherman doon sa kay Jesus, huwag muna tayong papalaot ngayon, Panginoon. O huwag muna tayong papayon, Master. Kasi masama ang panahon, masama ang timpo. Praise God. Di ba pag fisherman, alam nila yung condition ng panahon? I remember, mga kapatid, dahil ang tatay ko ay isa siyang fisherman. Lagi kong naalala pag sinabi niya, huwag tayong papalaot ngayon dahil masama ang tempo ng panahon. Nakikita na nila, wala namang satellite noon, wala namang silang, nag-rely sila sa ano, isang, sa weather. Iwan ko kung anong nakikita nila. Malamig. O basta, lagi ko yung naalala sa tatay ko na hindi daw sila papalaot dahil masama ang tempo. Wala namang Google noon eh, wala nang radar noon na magsasabi sa kanila, kundi panahon lang ang kanila na doon sila nagre-rely. O sabihin natin na, vice versa ba, sabihin ng Panginoon, mga disipulo, huwag muna tayong papalaot. Dahil nakikita ko na masama ang panahon. Bakit kaya hinayaan ng Diyos ang storm na dumating sa kanilang buhay? May idea po ba kayo, mga kapatid? Yes, their faith. Praise God. And I will tell you later kung bakit inallow ng Panginoon ang storm na yun dumating sa buhay, mga kapatid. So the disciples were freaked out. Nagpanik sila. Nag-worried ang mga disciples, mga kapatid. Dahil uncontrollable na ang pangyayari, hindi na makontrol. Praise God. Kagaya sa atin dito, lahat tayo dito disciples ng Panginoon, lahat tayo mga estudyante dito, may sunog. O ngayon, anong nangyari? Nagkagulo na sila, nagkagulo na tayo. Tapos may isang tao doon na parang walang pakialam sa buhay, anong mararamdaman natin? Di ba? Iba ang feeling natin? Halos wala ka ng energy eh. Tapos yung kasama mo dyan, patulog-tulog. Di ba dalit ka? Praise God. Ganon sa disciples, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Maalala lang natin ang Panginoon, mga kapatid. Kapag tayo ay nasa kapighatian, kapag tayo ay nasa kaguluhan, kapag tayo ay nasa kalumbayan, kapag tayo ay nasa panghihinayan, kapighatian, kalungkutan, doon natin maalala ang Panginoon. Kapag wala tayong problema, hindi talaga natin maalala ang Diyos. You accept it or not, mga kapatid. Maalala natin ang Diyos kung nandoon na tayo in the midst of trouble. Kapag wala tayong troubles, mga kapatid, easy life lang tayo. Okay lang yan, kasi basta okay lang. Mamaya pag may problema yan, iiyak na yan. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. We are similar to the disciples na nandoon na ang worried nila. Ngunit nakalimutan nila ang Panginoon sa oras na ito. Praise God. Bakit kaya nila nakalimutan? Noong balisa na sila, noong hindi na nila makontrol ang alon, hinahanap nila ngayon ang Panginoon. Nasaan kaya ang kasama natin? Praise God. Nasaan na ang Diyos? Nasaan na ang Messiah? Nasaan na ang Master? Nasaan na ang teacher ko? Natulog na yata ang teacher dahil hindi na siya nakapagturo sa amin. Praise God. Nung inalap nila ang Panginoon, saan nila nakita na tagpuan ang Diyos? Doon sa likod. Pwede naman sana matulog ang Panginoon doon sa upper deck. O doon sa ano ba? Sa
mapadali yung malagyan ng tubig. Pag malaking alon, doon na muna kasi pag, di ba, ang boat pag ganon, parang paano siya, hindi siya ganon ang boat, ganon siya eh. Oh. Ngayon, nagkagulo na ang mga, ang Macau Saints, tapos may isang tao na ang sarap ng higa-higa. At nakakutsyon pa siya. Ang sarap pa ng kanyang alon, ang sarap pa ng kanyang unan. Praise God, hallelujah. Nung nakita nila ang Diyos, ano ang sabi ng mga disipulo? Sa verse, sabi niya, he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. Oh, grabe, ikaw ba sa boarding house mo, may fire, tapos nagkagulo na sinalang lahat, tapos naghahakutan na ng tubig, para mapatay yung apoy, tapos ikaw, andoon ka lang, nagparilis-rilis ka lang, nagkahiga-higa ka lang, nagpan-YouTube-YouTube ka lang, mga kapatid. Ano ang maramdaman mo? Di ba, lahat siguro ng salita ay lalabas na sa bibig mo. Tapos nandoon ka pa sa pinakataas ng boarding house mo, tapos walang lift. Tapos go back down and forth, kuha ng tubig. Tapos yung mga gamit mo na nakadami ng mga nagbulke-bulke na ang strike bag. Tapos yung kakasama mo sa boarding house, feeling walang nangyari, nandoon lang magpahiga-higa, na nakakutsyon pa siya, ang sarap pa ng higa niya sa bed. Ano ang maramdaman natin, mga kapatid? Grabe ka naman, kanina pa ako nito pinagpawisan, ikaw lang, pahiga-higa ka lang dyan. Ang sarap-sarap ng buhay mo. Praise God. Ano ang sabi ng disipulo sa Panginoon? Nandito ka lang pala? Hindi ka ba naaawa sa amin? Wala ka bang pakialam sa amin? Kami ay malulunod na at mamamatay na? Praise God. Yun ang sabi ng mga disipulo sa Panginoon. Tapos siguro kung may unang panahon, kung may cellphone siguro. Tapos siguro gagana nang nagbidyo-bidyo na naka-rails na yun eh. Babuti na lang walang cellphone noon. Baka mamaya pinost na yun ng disipulo sa YouTube or sa Reels. Bigyan ng star. Praise the Lord. Palapakan ng Panginoon. Thank you, Jesus. Tapos pagtakbo ng imagine, ilang time na tayo, tapos puntahan natin ang Panginoon, nandito ka lang pala, katulog-tulog ka, tapos wala na yung pawis mo dahil sira yung lift dyan. Tapos lahat tayo, kuha tayo, bit-bit natin yung balde dyan sa CR. Tapos walang lift. Nasa 12th floor pa tayo. Tapos naka-heels tayong lahat. Mabuti ngayon, may apa tayong lalaki. Paano pag wala? Thank you, Jesus. Tulong-tulong. Wala na, hindi na matapos ang gawain, mga kapatid. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Napakabuti ang Panginoon. Amen. Naabutan ng disipulo. Napaka-relax ng ating Panginoon. Ano siya? Hindi siya nag-panic. Hindi siya nag-worried. Hindi siya feeling. Hindi siya concerned. Pero hindi naman ganun kalakihan yung during the time ang kanilang bangka. Maliit lang naman. Imagine mo na doon lang lahat sila. Bakit kaya mga disipulo hindi pumunta rito sa likod? Nandoon lang sila sa harapan. Siguro sabi ng Panginoon, kasalanan niyo, hindi kayo lumapit sa akin. Ang sarap pa, nakahiga ako, may kutsyon pa yung kutsyon, hindi nabasa ng tubig sa bantala. Sila itong limas ng limas, kuha ng tubig. Tapos mamaya na naman, malaking ano na naman, tapos muntik nang magkahiwalay ang boat. Praise God. Saan sila lumapit? Nung wasak na sila, mga kapatid. At doon nila naalala, may kasama pala tayo. Nakalimutan natin siya. Praise God. At bakit doon natulog ang Panginoon sa likod? Ang hinder, mga kapatid, praise God, in another translation, yun yung part of the vessel, nandun doon ang control. Kaya doon natulog ang Panginoon upang malaman nila na nandun ang control, kaya doon natulog ang Panginoon sa likod. Kaya ang sinabi ng taga-Davao na preacher, stop!
naman yun. Kasi sabi ko daw ang control niya sa Davao, punta po sa EDSA, nangyari yung ano, yung nag-stop ang ano, nag-stop ang hostage. Ano yung nag-stop? Hostage. Lindol, nag-stop ang Lindol. Kasi ang control na sa Davao daw eh. Oo, sabi nung ano, sabi nung pastor na yung stop. Oh, yung sinabi ng Panginoon. Bakit doon ang doon? Bakit I mean, doon natulo ang Panginoong sa likod dahil doon ang controller. Maalala ko mga kapatid, dahil ang tatay ko nga fisherman. Tapos pagka nag ano kasi nung unang panahon during my times, walang sa baryo namin, walang jeep. Bangka mga kapatid, hati doon sa bayan. Tapos yung pagka ano yung tubig, kagahin ng mga kuan, kagahin ng yung worker ng bangka bang, kagahin yung mga tao para hindi sila mabasa. O yun nun. Tapos pagkagamitin ng aking kapatid yung bangka ng tatay ko kasi ng pasahiruan, malaking bangka siya. Ang tatay ko, kapag hayaan niya ang kapatid ko mag-drive, hindi naman drive na gano'n. Ang tatay ko, doon talaga siya uupo sa may ano, yung tinatawag na ano, yung timon. Timon ba? Kasi yun yung alay ko, yun ang controller eh. Wala mo, hindi man gano'n ang bangka ng alam ko eh. Basta, dito man yun, gano'n, balikan mo. O gano'n nga, totoo. Sinong nakaabot ng bangka na yung mga kapatid? O si Sister Sonia. O magkaedad kami, kayo hindi. Kayo Jim na kayo eh. Oo, totoo. Timon ang tawag. English pa lang yun. Akala ko Bisaya ang timon. Totoo nga. Kasi nung during the time sa tatay ko, nung wife ko siya, nung mayroon pa kaming bangka pa sa hiruan, dito yun halaging hawak na, hindi yun siya papayag na gagamitin ng aking mga kapatid dahil hindi pa sila ganun hustler magamit ng bangka. Ang tatay ko, alam na niya kung ang direction kasi ganun-ganun mahabang ano, kawayan pati yun. Oh, praise God. So doon ang Panginoon na tulog. Bakit kaya? Dahil siya ang hawak, siya ang may control. Yes. Kaya sabi ko, bakit hindi natulog ang Diyos doon sa pinakamataas? Kung may upper, lower deck, diba, hindi ka talaga mabasa kung doon ka sa lower deck. O kung doon ka naman sa front, o makita mo lahat, ano nang pagkasi ang tatay ko, watchman din siya. At the same time, during nung hindi pa sila nag-asawa ng nanay ko, pinto niya, watchman siya ng bako. Kaya alam niya ang sitwasyon ng karagatan. Alam niya ang sitwasyon ng weather. Eh baka sa isip ko, bakit hindi si Jesus doon na lang siya sa ano? Magaganong-ganon ba? O telescope. Di ba kasi Jesus is the creator. Amen. Jesus is the creator ng universe. Dapat sabihin niya sa mga disciples, huwag muna tayong lumabas ngayon dahil nakikita ko na sa aking telescope na mayroong masamang mangyari. Praise God. Pero ngunit hindi mga kapatid. Hinayaan niya ang storm sa buhay natin. Praise God. Upang tayo ay matuto. Palapakan natin ang Diyos. Kapatid, doon yun ang, ano, doon ang controller. Kaya minsan, sa ating buhay, we try to control our situation. Minsan sa buhay natin, tayo ang nagkocontrol. So, how often we forget Jesus? Madalas talaga natin nakakalimutan ang Panginoon, mga kapatid. That He is in the stern, praise God, waiting for us to call upon Him. Naghihintay lagi ang Diyos sa atin, mga kapatid, na tawagin natin siya. If we call, if we let Him to control ourselves, we can sleep like Jesus. Amen. Kapag ibigay natin, ipakontrol natin ang situation sa ating Panginoon, makatulog talaga tayo sa ayot sa hindi mo. Patutulogin tayo ng ating Panginoon. Amen. I remember the testimony, one of our American lady. There is a turbulence, mga kapatid. And she said, let God. And I go back to sleep. Diba? If we allow God to control the situation, ang sarap ng tulog natin, habog pa tayo, pati puwit natin na talaga lang mga kapatid. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. It is time for us to look at the stern and give control over Him. He is waiting. Let Him take care of our needs. It doesn't mean, mga kapatid, hindi tayo mababasa.
It doesn't mean, mga kapatid, na hindi tayo mapapasa sa tubig. Ma hindi ma yung barko na yung bangka na sinasakyan na hindi ma malagyan ng tubig. Malagyan talaga yan, mapupuno talaga yan ng tubig. It doesn't mean na hindi tayo mak-avoid sa storm. Pero ang Panginoon ang sabi niya, praise God, in spite sa mga bagay na yon, kasama natin ang Diyos. Amen. Dumaan man tayo sa matinding pagsubok, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, sasama ako sa inyo. Kahirap mga English ba? I will be with you. Amen. And to the end. Yes. Palapakan natin ang Diyos. Nung ginising ng Panginoon, na nung ginising ng disciples ang Panginoon, ba bigla kagad nagising ang Diyos? Mm-hmm. Yes. Hindi nagsabi, bumipang ako na napagmunta. Nung ginising nila ang Panginoon, agad-agad ang Diyos nagising. Yes. At ano ang sinabi niya doon sa storm? Still, tulog ako. O diba? Dapat ganun din ang gagawin natin kapag may problema tayo, mga kapatid. Diyos ka muna sa labas. Mag-worship muna kami sa aming Diyos. Yes, amen. Diyos ka muna. We are not allowed trials and problems. Not now. Because I worship. Yes, the name of Jesus at this moment. Praise God. Hallelujah. Ano ang sabi ng Panginoon? Shh, quiet. Yes. Kaya mali yung sinasabi nila na tawanan ang problema. Ang problema ay hindi dapat takbuhan. Hindi dapat tawanan. Kasi sabi niya, tawanan mo ang problema. Wala sa Biblia yung tawanan ang problema. Ang kung lalapit ka sa Panginoon, tawa-tawa ka, ano sabi ng Panginoon, wala ko anak na baliw. Anong, bakit ka tawa-tawa sa akin? Sabi mo, may problema kasi ako. Anong problema mo? Ba't hindi tawa ang solusyon? Yes. You need to talk and speak. Yes, amen. Thank you, Jesus. Kaya ang problema, kausapin lang natin. Mm-hmm. Kalmado natin kausapin. Diba? Huwag mong iyakan ang problema. Mamaya ka na. Mamaya ka na dadalaw kasi matulog muna ako. Praise God. Pero kapag may utang ka, mga kapatid, hindi pwede madala yan sa... bukas na. Kailangan mo isitag ngayon na bago darating ang gabi. Kasi pupalabugin ka talaga yan sa boarding house mo. Kakatukin talaga, ikaw talaga kung sa ayon mo sa hindi. O biro mo kasagsagan ng tulog mo, tapos ginising ka sa utang mo lang na 50. Hindi ka talaga makatulog niyan. Praise God. Palapakan natin ang Diyos. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Amen. Kausapin natin ang problema. Huwag nating tawanan. Huwag nating takasan. Kalmado lang. Praise God. Kung may maliit man tayong problema, may malaki man tayong problema, Lord, I have a small problem. Sabi ng Panginoon, anong problema mo na? Gusto ko na mag-boyfriend, gusto ko na mag-girlfriend, Lord! Sabi ng Panginoon, bata ka pa. Praise God. Kailangan mo muna mag-aral. Kasi kung bigyan kita ngayon ng girlfriend, ihingi ka sa nanay mo ng chocolate, pambili ng chocolate, pambili ng flower, yung nanay mo sa bakaw, kinalyo na yung paa, kinalyo na yung kamay, saka kahanap ng pira. Pabalik-balik doon sa market, kapapalengke, luto, laba, alaga ng bata, pupunta kitang bigyan ngayon ng girlfriend, mag-aral ka muna. Kapag nakapag-aral ka, nakapag-trabaho ka na, pwede na kita bigyan ng girlfriend. Yes. Ah, ganun tayo dapat mausap sa Panginoon. Kaya ang sarap ng tayo ni Brother Noel, mga kapatid, praise God. Sarap ng kanyang smile sa likod. Ngayon, Lord, may problema ako. Ano naman, anak? Gusto ko na mag-boyfriend, Lord. Diba? Sabi ng Panginoon, huwag dito sa Macau. Bibigyan kita ng boyfriend, huwag dito kasi ang mga lalaki dito, mga sugarol ng kasino. Yes! Uwi ka sa Pilipinas, doon ka. Maghanap, bibigyan kita doon. Diba, Sister Chona? Pero kung mag-ibang bansa ka, maghanap ka sa internet, baka mahanap doon puting mata. Kaya palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Kaya
naman. Lord, wala akong trabaho. Ah, di ba? Bahala ka na, Panginoon. Mamaya, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng trabaho. Kaibigay na natin ang control sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon ang ating pagtitiwala, mga kapatid. Yes. Kasi kung mag-trust lang tayo sa ating Panginoon, believe it or not, kaya ang sabi ng Panginoon, miracles, signs, and wonders will follow to them that believe it. Kaya ngayon pa lang, believe ka na, i-claim mo na ang victory. Na masunod ka ng trabaho. Nagagaling ka sa iyong karamdaman. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Malapit na ako matapos. Alam ng Panginoon na may ano, na may storm sa buhay. Alam ng Diyos. Praise God. Sabi dito sa Job, He know exactly what He's doing. The storm will come in. Praise God. Hallelujah. Inalaw ng Panginoon ang mga bagay na yun upang tayo ay matuto. Praise the Lord. God is good talaga. It is a much easier to look our circumstances than the promises found in the Word of God. We can sleep like Jesus if we let Him to control our direction. Di po ba? Makakatulog tayo sa gabi, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng kanyang salita, I lie down and sleep, I awake again. In peace, I will down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety. There are situations sa buhay natin na we cannot fall asleep. May mga instances, mga kapatid, na hindi tayo makakatulog sa gabi. Dahil sa worried. Pero mo sabihin ng doktor sa iyo, may bill ka ngayon ng 1 million imoping. Tapos you have 10 days to live. O grabe, hindi ka talaga makatulog nun. Mamatay ka na nga, mag-iwan ka pa ng utang, napakarami-rami, sino ang mababayad nun? O diba? Pero kung sabihin mo yan, Lord, ang sabi ng doktor, mamamatay na daw ako, mayroong tindis na lang daw ako, at saka ang laki ng utang ko. O di, nung binigay mo sa Panginoon, ang Diyos nagsustain habang tayo ay tulog. Kaya yun ang sabi ng kanyang salita, I lie down and sleep, yet I'm awake. The Lord sustained. Palapakan ng Panginoon. Habang tayo ay tulog, binigyan ng Diyos ang ating mga needs. Biruin mo. Sinabihan ng disipulo na patulog-tulog ka dito. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ang Diyos magpahinga. Kagagali ng Panginoon ng ngara, nagbigay ng mga parabol doon sa mga tao. Tapos nagpapakain pa siya. Tapos yun na lang yung chance ng Panginoon na magpahinga siya doon sa book. Pero ginising pa rin siya ng kanyang mga disipulo. Hindi siya binigyan ng pagkakataon. Tapos tayo, napaka-demanding pa natin sa ating Panginoon. Wala na tayong hiya sa ating Panginoon, di ba? Pag wala tayong marinig sa ating Diyos. God cares us, mga kapatid. Kaya wala ang iba nating gagawin, pupurihin lang natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. While we are sleeping or resting at night, God continue to work in us. He is in charge of guiding and correcting our mind and hearts and our senses, mga kapatid. Kaya sabi sa Psalm 16:7, I will praise the Lord who counsel me even at night. My heart instruct me. Kaya ang sarap ng tulog natin, mga kapatid. Nung ipinigay natin sa Panginoon, Lord, this is my problem. Ang sarap talaga ng tulog natin, maniwala ka sa hindi, mga kapatid. Pagising mo sa umaga, nandoon na tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Diba? Nung nalaman natin na ang ating pamilya ay protektado ng kanyang ng kanyang dugo, thank you Jesus na walang nangyaring masama kahit malayo ako sa aking mga anak. Malayo ako sa aking pamilya. Malayo ako sa aking asawa. Hindi talaga siya naghanap ng iba, Lord. Oo, diba? Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. I almost done, mga kapatid. To God be the glory. When we lay down, we will not be afraid. Our sleep will be sweet. Ha? Grabe, ang sarap talaga ng tulog, mga kapatid. Mula alas 10, nagising ka alas 9 ng umaga. Praise God. Oversleep. We have no fear of sudden disaster or ruin that overtakes the wicked, for the Lord will be our outside and will keep our foot from being snared. Biruin mo, natulog ka lang alas 10, nagising ka rin alas 10 ng umaga. Oo! I can sleep that long
Wala akong pakialam ang gulo-gulo niya, basta ako natulog lang. Dahil kalmado ako. Wala akong iniisip eh. Basta binigay ko na lahat sa Panginoon. May trabaho na kundi hindi, basta matulog talaga ako. Gutuman ang aking tiyan, matulog talaga ako. Bahala kayo mag-isip kung ano yung papakain niyo sa akin. Basta ako'y matulog. O di ba sila ang problema sa akin? Hindi ako problema sa sarili mo. Yes. Di ba? Napagaling ng ating Panginoon. Praise God. Ganun ang pinagpala ng Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. When we are completely surrendered, praise God, to His design, we can sleep talaga, mga kapatid. Makasleep tayo. Biruin mo. Tapos ang pre-request natin kanina, walang placement fee. Ay, makatulog ka talaga yun! Magkano kayo ang placement fee na hinihingi ng mga ano, ng mga agency. 17. Tapos sinabi mo na sa Panginoon, no placement fee, Lord. Yes. Ay, makatulog ka talaga! Kung narinig mo sabi, mayroong placement fee daw to, 20, abahala ng Panginoon siya magbayad doon. No, ikaw ay tulog! Ay, nagbayad ng Diyos! Praise the Lord! Yes. Dapat pagdating sa church, grabe ang saya at talakpak mo sa Panginoon. Amen! Diba? Hindi pa kayo natutuwa yun, mga kapatid? Yes. Nung sinabi mo na, Lord, ang placement fee daw is 20,000. Tapos binayaran na somebody paid. Huwag mo na tanongin kung sino. Wala na sinabi mo na sa Panginoon. Wala ka na, hindi ka muna kailangan mag-interrogate kung sino ang nagbayad. Yes. Ang gagawin mo na lang ay pupurihin ang Diyos, mga kapatid. Thank you, Jesus. Indeed, the Lord watches over us, mga kapatid. The Lord is our shade. The shade at your right hand, the sun will not harm by day, nor the moon by night. Biruin mo, praise God. Ang sarap talaga ng tulog natin. When our sweet lady said, did the Lord take care? I will sleep. Na-amaze ako. That's the business that I'm going to say. Mm-hmm. Grabe, turbulence na ang around sa'yo. Tapos sinayaan mo lang ako, bahala ka na Panginoon, basta ako natulog. But we cannot sleep like Jesus kung dala natin ang problema, mga kapatid. Mangunot na lang tayo, kahit maupos mo na ang sinergiya, mga kapatid, inom ka ng spirulina, kung ikaw pa rin ang nagkukontrol sa buhay mo, maupos na lang ang pinaghirapan mo, walang mangyayari sa atin. But if you allow Jesus to control, surely, mga kapatid, yes, pagising mo, masarap siya ng mo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Inallowed ng Diyos ang storm na yun, mga kapatid, upang mag-build ang faith nila. Dahil ang faith ng mga disipulo, mga kapatid, ay hiligan ng Pasko. Kaya inallowed ang storm sa ating buhay upang ang ating pananampalataya ay na-build, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, it's build our faith. Kung mayroon tayong mga mapangangailangan, mga kapatid, don't doubt the Lord. Because God never changed. God is the same yesterday, today, and forever, mga kapatid. Just walk to the promises because He is our hope. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya palapakan natin ang ating Panginoon. For God to get glory. Just worship the Lord. Hallelujah, Jesus. He deserved. Kung sa mga oras na to, mga kapatid, mayroon tayong matinding pangangailangan. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Allow God. Kung sa feeling mo na na-stress ka, na-depress ka, mga iba't ibang klaseng pagsubok, just remember the promises of God. And I believe. Ngayong gabi, mga kapatid, ramdam mo ang pagkilos ng ating Panginoon. Kaya huwag mong iasa dahil sa nanay ko ay mananampalataya. No, it's one of us. Kailangan natin lumapit sa ating Panginoon. Maging kagaya tayo ng disipulo, hinanap nila ang Panginoon. Ang Diyos ay naghihintay lamang, mga kapatid. Hindi malayo ang Diyos sa ating buhay. Napakalapit lang ang Panginoon. Naghihintay siya saan? Doon sa stern, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, tayo tayo at lumapit tayo sa ating Panginoon. Kung feeling mo, mga kapatid, na may mga bigger issue ka na hindi na mo kaya,
Let God control it. Praise God. Alam ko, iba't iba ang pinagdadaanan natin sa mga oras na ito. Hindi ko alam ang mga issue ng buhay niyo, mga kapatid. Only the Lord. But let allow God to control it. Kung wala kang pira, kung wala kang trabaho, kung may nararamdaman ka, just talk to the Lord and speak it. Praise God. Allow God to hear your burden, mga kapatid. Dahil hindi nakukuha sa tawa, mga kapatid, kundi sa salita. At but the moment na ibigay natin, i-control natin, ibigay natin ang Diyos ang mag-control sa buhay natin, magiging kalmado ang sea, mga kapatid. When Jesus speak to the sea, there was a great calm, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. Just worship the Lord, Church. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for that. Hallelujah. We bless you, name of God. We bless your name, Jesus, for that. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, O God, sama-sama kaming lalapit sa iyo, Panginoon, O God. You're not far away, Panginoon, O God. You are very close to us, Lord Jesus, O God. May mga moments kami, Panginoon, O God, na kakalimutan ka, Panginoon. Just forgive us, Lord. Hallelujah. May mga bagay, Panginoon, O God, na hindi namin kontrolado, Panginoon, O God. We will allow you, Lord, to control our situation, Panginoon, O God. As we put our faith into your name, Lord Jesus, O God. Hallelujah. Lord Jesus, hear our prayer. Hear our hearts, O God, crying to you, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, O God. We almost, Lord Jesus, feel, O God, stressed, depressed, Panginoon, O God. Battled by different kind of trials and problems, Panginoon, O God. But we allow you, Jesus, hallelujah, to control it, O God, so that we can sleep like you, Lord God. Nagkaguluman, Panginoon, O God. But we want, Lord Jesus, to sleep, O God. This pain, Lord, O God, in our hearts, Lord, this worry, O God, we will give it unto you, Jesus. Hallelujah. Take it out, Lord God. Control our hearts, O God. Control our feelings, O God. Control our emotion, O God. In the name of Jesus, hallelujah. Lord God, sometimes, Panginoon, we cannot control it, O God. And I believe, Lord, hallelujah, as we have faith in your name, O God, as we put our trust unto you, Lord God, sa gabi, sa araw na ito, Panginoon, we can assure, Lord, hallelujah, na ikaw, Panginoon, magsintal sa mga bagay, Panginoon, O God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus.